si Edward Bautista. Lumapit po ako sa bitag para ireklamo si Robert G. Casino. Pinangakuan po kasi ako na paggagamot po ako nung nadisgrasya po ako nung June 1, 2017. Hanggang ngayon po hindi pa po siya nagpapakita sa akin. Ang mangyari po kasi binigyan lang po kami ng contact number, then sabi tawagan daw po siya, pupunta raw po siya ng Philippine Orthopedic. Natutulungan po ako sa pagbili ng bakal ng binti ko kasi po nabali po to. At sabi niya po may kilala daw po siyang mabibilan na mura. Pero niisa puro sa mga pangako niya, wala pong natupad. Ang nangyari po kasi noon, nasagasaan na ako, di huminto na siya ng daan-dahan. Tapos nung nalaman po may tao sa ilalim, may motor, inawat siya ng MMDA, hinarurot pa po niya yung truck. Para po niya akong balak patayin eh. Buti na lang ho, nakatalon ako sa motor ko. Talagang sobrang sakit po nung nangyari sa akin. Natanggal po ako sa trabaho dahil po sa disgrasya ko sa paa. Kasi hirap na hirap po ako nun eh. 3 buwan po ako nun. Nanganak-asawa ko. Wala akong pera. Yung anak ko po huminto sa pag-aaral. Dahil wala po akong pansustento. Ngayon ang nanay ko, pinangakuan niya na pinakuan na mag-settlement. Nagbigay po siya ng paunang bayad na almost 16 po yun. Binawasan niya pa yun kasi nga wala raw siyang pamasahe pa uwi. Kung nasan ka man, makonsyensya ka naman. Bibigyan lang ho natin yung summary just in case hindi nyo nahabol. Nasangkot ho sa aksidente ang anak ni Edward Bautista noong June 1, 2017 habang nagmamaneho ng motor. Dahil sa aksidente, nabalian ang buto sa paa si Edward at nawala ng hanap buhay. 15,400 pesos lamang na ibigay kanyang tulong sa kanya. Ngayon ay pinabayaan na sila sa iba pang pangangailangan medical. Di na rin makontak ng number na may-ari ng truck. Ang complainant ho natin si Eduardo Bautista at si Edward Bautista at ang Robert daw ho rito, ang respondent ho si Robert Casino. Okay, yun ang okay. Alam niyo ba ang kumpanya kung saan? Bali po nakita po ni tatay nung last time na nagpunta siya ng... Okay, anong pangalan ng kumpanya na to para malaman muna natin? RJ Casino Trucking. RJ Casino Trucking. Okay, Casino Trucking. Pag may mga truck man ganyan, alam ko merong insurance yan eh. At may third party liability. Ang sabi niya raw po, wala po raw insurance. Insurance? Yung, aba, hindi po pwede yan. Kaya namamareho ng truck. Pagkatapos wala kang insurance, pag nakabangga ka, nakapatay ka, may third party liability. Yeah. Kahit na paano, hindi sana nangyari sa iyo. Ito ba yung naka-report sa police? Yes po. Mm-hmm. Sa Pasay Police. Sa Pasay Police. Okay. Sa kabilang linya ho natin, Director General Roberto Fajardo ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Magandang hapon po, General. Ah, Kuya Ben, good afternoon, sir. Sir, ay kami ho lalapit lamang sa inyo. Baka sakaling pwede ho matulungan ng HPG. Itong lumapit ho sa ating aksidente, sir, ano? Eh, siya ay sa motor, matagal na ho, ano? Nagkaroon ng settlement. Kaya lang yung sinasabing trucking company, parang ipinasa na lang ho doon sa driver at kasuhan na lang daw yung driver. Pero kami sir, parang something is dubious ho rito kasi sa bawat mga trucking company, may mga insurance ho yung third party na kung minsan pagdating nito, eh kung ang driver medyo nagkamali, meron pa rin insurance na parang itong obligasyon ho nila dito ho sa nabangga, eh para naman i-cover ho third party liability. Makakatulong ho ba sir ang HPG? Sige po, para papuntahin niyo po sa opisina yung complainant para pati habulin po natin yung management ng paano po natin mahabol. Alright. Sige, sir. Ilalapit ho namin sa inyo, sir, para doon sa sinasabing paghabol na rin, pagtulong na rin ho natin, panagutin ho natin yung may-ari ng trucking dahil may talaga may insurance ho yan, sir, at covered pa rin ho yan ng highway patrol. Parang iniwal lang ho sa ere, sir, yung sinasabing pobreng ito yung biktima na aksidente, sir. Sige po, papunta. Sige po, papuntahin niyo po sa kikina para hapunin po na yung management at pwede hapunin natin yung mga trucking. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Ayan, okay. Sa kabilang linya naman natin si Attorney Batas Mauricio. Ito yung sinasabing resident lawyer ho ng Bitag Kilos Pronto. Magandang hapon sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang hapon po, kinaong Bentul po, all the way from Iba, Sambale. Abay, layo ninyo, ha, sir. Ha? Talaga mabuti. Thank you so much for picking up our call. Sir, narinig nyo naman siguro, attorney,
yung nangyari dito sa biktima. Tinutulungan namin the best effort, Highway Patrol, sa panig naman ho ng batas at karapatan ho ng sinasabing itong biktima. At ang nakikita ninyo ho dito sa sinasabing trucking company na bakit ang driver inuobliga mo, ang driver magpapakulong dahil wala talagang magagawa yan. Kung ito accident, hindi sinasadya. Hindi ba attorney, may mga trucking company, may mga insurance yan for third party liability, sir? Meron attorney? Po, dapat po, lahat po ng kanilang mga sasakyan na ginagamit sa kanilang negosyo, ginoong tool po mga kababayan, eh kailangan sakop ng third party liability insurance. Mm-hmm. Ito po yung isang uri ng insurance na nilalagay sa mga sasakyan upang kung ang mga ito ay maka-aksidente ng mga tao. Mm-hmm. Sa labas ng sasakyan, naglalakad o kung ano pa man ang ginagawa sa labas ng sasakyan ng tao, habang ang sasakyan ay tumatakbo, mm-hmm. meron pong pagkukunan ng iba bayan news provisions sa taong na-aksidente. Ayun. Yan po ang third-party liability insurance. Tungkulin po yan ng mga may-ari ng mga trucks at saka mga trucking companies. Now, may problema po tayo dito sa sitwasyon ng ating tinutulungan dito po sa Bitag Kilos Pronto dahil lumilitaw, walang insurance. At mm-hmm. ngayon, ipinapasa na lang ng may-ari dito po sa driver. Mm-hmm. Sa ganyang klase po ng sitwasyon, meron pong hakbang civil at hakbang criminal mm-hmm. na po pwede pong gawin. Ito mm-hmm. pong ito pong nabiktima mm-hmm. at hakbang administratibo. Mm-hmm. Ang una po, hakbang civil, po pwede pong isama sa kasong civil mm-hmm. sa danos perjuicios mm-hmm. na sisingilin ng tao mm-hmm. yung pong may-ari ng truck. Naku! O ba? Okay. Kasi po kaliwanag yung batas na nagsasabi niya. Lalo mm-hmm. na po kung yung tinatawag na insolvent yung driver. Naku. Kung walang maibayan, okay. walang ari-arian yung driver, mm-hmm. na ganyan mm-hmm. naman po talagang katayuan ng maraming drivers. Mm-hmm. So, ang managot po talaga dyan, sa danos perjuicios, mm-hmm. hanggang saka huli-huli ng sentimo, mm-hmm. ay ang may-ari ng truck o ng lagot. Trucking company. Mm-hmm. Pakalawang remedyo po dyan ay yung kasong administratibo. Mm-hmm. Hindi po dapat pinapatakbo ang mga truck na walang pagtupad sa third-party liability insurance law. Mm-hmm. So, valid dahil ginawa ito ng may-ari ng truck o ng trucking company, po pwede po silang makasuhan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mm-hmm. kasama na po sa Land Transportation Office, mm-hmm. una upang makansela ang rehistro ng truck na yan. At pangalawa, kung may truck isa mang umi-error yan, abay sila po eh makansela ang kanilang practice bilang isang trucking company. Okay. Mm-hmm. Yung po yung sitwasyon dyan. Mm-hmm. Sa administrative, sa civil yun. Sa, may criminal ho ba ang habol dito, sir? Ang akin pong tingin, meron po eh, sapagkat yung pong ating land transportation laws, bagamat ito po ay 1953 pa, mm-hmm. ay pasa, eh meron pong pangkalahatang alituntunin na nagsasabi na kung sino man sa mga may-ari ng mga sasakyan ang lalabag sa mga alituntuning nakasaad sa land transportation laws, mm-hmm. o di kaya sa mga kaalyadong batas mm-hmm. may kinalaman sa pagpapatakbo ng mga sasakyan, maaari po silang magkaroon ng parusang pagkakakulong. Meron pong general clause doon. No. Yung vetul po at okay. mga sumaybay ng bitag. Mm-hmm. So, tatlong kaso, ano? Tatlong kaso, you know, civil, administrative, criminal case. Pareho doon sa mga parting yun. Ayun, sir. Apo, kailangan pong gawin ng Bitag Kilos Pronto at ng batas yan, ginawang Bentul po. Sapagkat napakarami po ng mga palasubas ng mga may-ari ng trucks, may-ari ng mga bus, may-ari ng mga trucking companies at ng mga bus companies na hindi po tumutupad Ayun. Sa ganitong reglamento. Well, attorney, okay. Attorney, tutulong sa atin dito ang ano, yung highway patrol. At talagang hahabulin na attorney. So, parang tulong ho natin dito, legal na tulong. At ito naman dito sinasabing the operational aspect dito na obligahin sa pamamagitan ng Highway Patrol Group, tutulong pareho, sir. Eh, kami ho ay nagpapasalamat sa inyong bibigay impormasyon, pagbubukas isipan ng mga nanunood ho sa atin, yung mga posible ho magawa ng mga taong na-aksidente kapareho nito. Si tatay, ano, si Eduardo, si Eduardo? Eduardo? Yes, sir. Okay, gusto niyo yung tanungin si Attorney Batas? Sige, kanina yes, ko pumatas ano kami. Kaya mabuting gagawin natin sa ano, Attorney? Kasi pinayagan ni Mr. Robert Casino na wala nang expired license. Expired license, ha? Pinagtatrabaho pa niya. Naku, boy, may impormasyon ka pa. Expired na yung expired license na. Abay, Attorney. Tumatabo pa yung sakya niya.
Expired na yung driver. Oh, 8 months ang expired. 8 months expired na yung lisensya ng driver na attorney, Sus Mario Joseph, ng driver. Mag-drive pa. Mukhang talaga pong salbahe. Ayun, okay. Pagka po ganyan, lalong titipay yung pong kasong administratibo upang makansela ang kanyang prosecutor. O di kaya mapagbayad ng malaking multa. Mm-hmm. Yan pong may-ari niya. Ayun, okay. Attorney, maraming salamat at kayo makikipagtulungan sa legal na aspeto at doon naman sa sinasabing law enforcement, andyan naman ho yung HPG, sir. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Okay, ganito na lang. Dalawang tutulong, ano? Andyan yung HPG. Sila yung obligahin. Tadalhin ka namin sa HPG. Sasamahan natin to sa HPG, doon mismo sa Director General ng HPG. Para gawin nila yung sinasabing pagbisita at tingnan lahat yung mga truck at mga bagay na pwedeng masilip. Pangalawa, yung tatlong bagay na kung saan tutulong din si Attorney Batas sa kasong civil. Sa nangyari, administratibo na pagpipilit mo sa driver na walang lisensya na, expired na yun. Eh sabi nga ni Batas Mauricio, ang driver talaga walang pang babayad. Parang dukha ang dating niyan. Pero yung may-ari, parang gusto makalibre, tinatanggihan niya. Ganito na lang gagawin namin. Kikilos agad kami. Alang-alang para sa iyo. Okay? Yes, sir. Okay ba sa iyo, Tang? Yes, sir. Yes. Tama po. Salamat po. Okay, gagawin namin ang paraan. Okay, tutulungan natin. Salamat. Walang anuman, ha? Tapusin muna natin to bago ka magpasalamat. Gusto ko makita talagang nakuha natin yung resulta tsaka magpapasalamat. Pag wala pa, wag muna. Tama ba, James? Okay, Wonders? Okay. Sige, Jason, Wonders? Mm-hmm. Si Boy Jack, nandiyan ba yan? Okay, sige, okay.